lumag, hindi sakto sa 11 or lumagpas sa 11, ibig sabihin hindi siya ano, hindi sa page number o kaya sa dito, ang mga tao pwedeng wala siyang number kaya hindi natin siya lalagyan ng not na lakay. So then yung last is scholar. So kung member ba siya ng scholar, so dito scholar, mali pa yung ano ko, scholarship, tapos dito yung iaano lang natin dito is boolean or di ba boolean kasi yan, ang iaano niya lang is true or false. So bool, yan, pwede namang boolean pero bool na lang para ano. Then dito iaano natin siya. Yeah, big deter ko lang ito para mas malamit. Bool. Tapos not null para lalagyan niya kung ano, meron ba siyang scholar or wala. Kasi yes or no lang naman ilalagyan niya dyan. Yan, not null. Then quit na natin. So, yung pinakauli pala, hindi natin siya lalagyan ng quit kasi ano, hindi na siya lalagyan ng quit kasi yan na yung pinakalas natin. Okay. So dito, maglalagyan na tayo ng close parenthesis. Then, semicolon. Okay. So dito, check lang natin. So, okay na yan. Pag in-enter natin, sabi niya dito, unknown data type, parcher. Ano yan? Meron tayong unknown. Wait lang guys, check ko lang siya. Meron tayo unknown data type. Ay, may mali akong nalagay yung ano, sa last name pala guys, sorry. Password lang saglit. Lang siya guys, pasensya na. Mali kasi yung spelling ko dun sa bar chart dun sa last time kung mapapansin mo dun. Okay, so, pag nirun na natin to, okay na yan. Ah! May naman, ano ba yun? Incorrect table definition. There can be only autocolor at missing data. Okay, nakalimutan ko pala guys. So, every, di ba sinabi ko kayong kanina, every table natin meron tayo key, okay? Nakalimutan ko ilagay yung primary key natin guys, so password na naman ulit, sorry. Okay. Tapos dito yung primary key natin na ilalagay. So sa atin, lalagay natin yung student ID. Okay. So dito, okay na yan. Natin siya. So try natin, rasada walang error. Heads up. Andayin pa natin debugging. Okay. So ganun lang mag-debug. So dito, query, okay. So 0 rows affected. Pag tignan natin yung table natin, ano natin siya, describe muna natin yung ano natin, describe ano yung pangalan ng ano natin, S-record, okay, yan pala S-record. So describe natin siya, error,
Ay, mali pala yung ano. Mali yung inano ko na naman. Mali sa redescribe. Yung palan ng table natin. So, student. So, din record. Okay, so dito, pangit guys, ang pangit. So, kung kailangan natin is i-ano natin siya. I-rotate natin siya. Ayan, o, diba? Mas maganda na siya. So, so dito guys, ito na yung pangalan ng ito na yung nagawa nating table. So, ganito po ng tables dun sa ating data base, okay? So, dito, makikita mo yung type niya. Meron tayong field, which is andon yung mga pangalan or mga variable name na ating ginawa. Yung type naman, dito makikita natin yung type, which is yung int, di ba? Yung SID natin is isa siyang integer. Meron siyang length na 11. At saka yung first name natin, meron tayong varchar, which is yung string na magkakarga siya ng 20. Last name, varchar din 20. Age is integer ulit. Phone number is yung scholarship. Tiny int. Minsan sa boolean siya, okay? So dito kung makikita nyo is no. Yung null niya, ibig sabihin dyan yung kung yung sa ano natin, yung sa not null natin, di ba? Ibig sabihin, pag no siya, hindi siya mag-a-accept ng empty value, okay? So dun sa ating phone number, kasi hindi siya natin lilagyan ng not null, ibig sabihin, okay lang siya na mag-a-accept ng empty, okay? So dito, makikita natin yung key natin is yung is ID natin. Yun yung parang nag-iisang key natin doon sa table, yung primary key. Okay, so dito, sa default, okay na yan. So, yung extra information, makikita natin dito, naka-auto-increment na siya. So, mamaya, makikita natin kung paano mag-process yung auto-increment. Okay, so, matagal natin yung tutorial na to. Okay, so, babalik ko lang siya dito. Rotate ko lang siya, yan. So, dito, paano nga ba tayo maglalagay ng information sa ating table? Okay. Sa paglagay ng ating information sa ating table, insert into name ng ating table, student record, okay? So dito meron tayong parameter, okay? Yung mga ilalagay natin dito kung anong target natin or ano yung kaya-target natin na lagyan. Okay, so diba doon yung is ID natin is nilagyan natin siya ng auto-increment. So means to say integer yon, automatic na magkakaroon na siya ng number 1, 2, 3, ganon as long na madadagdagan siya. So di natin yung lalagyan kasi nga naka-auto-increment siya dito. So lalagyan ko lang siya ng ganyan, indent ko lang siya. So dito yung tatargetin ko is yung first name, okay? So, first name. Ayan. Then, mag-ano lang tayo, mag-kikiwit lang tayo. Tapos, target naman natin is yung last name, okay? Last name. Mag-kikiwit ulit. Age. Ganyan lang, ganyan yung pattern niya, guys, ah. So, okay lang kahit hindi kayo mag-new line. Nag-new line na ako para mas madali siyang basahin. Own number, then yung scholarship. Scholarship, ayan. So nailagay na natin dito. Pagkatapos nyan, maglalagay na tayo ng close natin. Then dito kailangan natin ng values kung ano nga ba yung ilalagay natin doon sa ating tinarget. So value, may S ba yun? Hindi ata makaka-copy. So, i-ano ko para short tayo. May isa ito yung values. Try mo natin may S. Then, space. So, dito, ganun ulit. So, mag-ano ulit tayo. So, yung sa first name, ang ilalagay ko doon is Jerhome na lang. Jerhome, yung pangalan. Then, quit. Yung aking last name, Rentaso. Then, quit. Tapos, yung age natin is 21. Okay, so quit. So, dito, yung phone number is, hindi ko nalalagyan kasi ayoko. Okay. So, pwede naman siya, tumatanggap naman siya ng walang number.
So, so ilagyan na lang natin ng example. 09 1 8 7 7 0 5 1 2 4 2 4 6 8 10 11. Okay, so quit. Then yung ating scholarship, so ilalagay natin is, ay may nakalimutan ako guys, ay hindi pala tayo makakaback, sorry. I-ano ko lang muna ito dito, i-error ko lang muna, ulitin ko natin, nakalimutan ako sabihin guys. Okay, so sa paggawa pala ng ano ng dito, kailangan na mayroong quotation para sa string. Okay, so ulitin lang natin siya, password ko lang muna saglit. Yan, so dito ako mapapansin nyo, ito yung ano, nakalimutan ko kasi yung parameter kanina. Yan, so dito values, merong string, ayan, may quotation kasi string siya, kung di naman, kahit walang string kung integer. So true kasi boolean yung pinakalas natin. Okay, so dito, yaano ko na lang siya. Execute na natin siya, tingnan natin kung may insert. So kakapi ko lang muna pala kasi hindi ako sure kung may is yung values natin. Para paste ko na lang siya. Yan, so copy ko lang siya. Yan, so may is talaga yung may values. Okay, so tama tayo sa wakas. So okay, so dito kung check natin yung ating table, naka-insert na tayo. So describe, ano natin siya. Para makita natin yung table natin, gagamit tayo ng keyword na select yan. Then yung asterisk guys means to say all, lahat ng nasa table ipapakita niya, all. Okay, select all from kung saan niya kukunin. Then yung name ng natin table, student record. Okay, so yan, so i-ano lang natin, i-rotate lang natin para mas makita natin ng buong ating table. So dito kung makikita natin is ano siya? Na-insert, mayroon ng karga yung ating table, which is yung student ID niya is 1. Pangalan niya is Jerome. Last name niya is Renta. So, then age niya is 21. Then phone number niya is ganun. So, scholarship. So, once, hindi ko na naipakita yung ano. Baka matagal na kasi to guys. So, once na nag-insert ka pa ulit, kung mapapasin yung SID, hindi tayo naglagay ng 1 doon kasi naka-increment siya. Pag nag-insert ka, 2 na yon, okay? So on na yon. Pag na-insert ka ulit, 3, ganun. So, ganun lang guys mag-gamit dito sa SQL. So, hanggang dyan na lang muna yung tutorial natin. Okay, so I hope pero ngayon kahit kunting natutunan, kahit madami tayong error. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you again next video.